bakit ako huminto mag-vlog. First, na-addict ako sa Pokemon. Na-enjoy ko naman ang mga first few weeks ko dito sa Saudi. Kakalaro ng Pokemon kasama ang mga tropa babes. Meron na tatlo. Manalik ka sa tatlo. Ang taas na CP. Boom. But the main reason is I'm upset and I'm disappointed sa multi-channel network ko dito sa YouTube. Basically, itong multi-channel network na to or MCN should help me grow this channel. And supposedly, they will do this. 8 months ko na silang partner and wala naman akong hinihingi sa kanila na kahit ano. Pinababayaan ko lang sila kung anong gusto nilang gawin. But this time, nung pumirma ako ng kontrata and pinakita nila sa akin yung earnings ko, parang sinampal ako ng malakas eh. I know, may hatian dito, hatian ng kita, hatian ng revenue. But yung kunin nila, yung part nila, and ang napakalaking part nun, although alam ko na ganun talaga yung hatian, but yung kunin nila yung part nilang yon nang wala naman sila gaano ginagawa, is isang malaking sampal para sa isang YouTube creator. Pasensosyo kong tao, and yun nga, pinababaya ko lang sila kung ano kasi alam ko naman na bago lang din silang tayo na multi-network channel. And still, asakit! Because yun ngang revenue na kinikita na itong channel na to is idinodonate ko naman. Hard work yung ginagawa ng mga YouTube creator. And hindi ko nakikita yung part nila dito sa channel na to. Nilalagyan nila minsan ng description, mga tags, or mga keywords, mga annotation, mga nakikita nyo lang na subscribe to this channel, don't forget. Napakasimpleng bagay na kaya ko naman ding gawin. And it's a 70-30. 70 sa kanila, 30 sa akin, which ako naman lahat ang gumawa. Or ako naman lahat ang nagtrabaho nun. Sabi nga ng isang top beauty guru dito sa Pilipinas na friend ko din, nung nalaman niya na sumali ako sa multi-network channel, bakit daw? Kasi kaya ko naman daw kitain yun as a regular YouTuber lang gaya niya. So, sa mga multi-channel network dyan, be sure naman na ginagawa niyo yung part niyo before kayo maglakas ng loob na makihati sa revenue. I know, sige, pagbigyan natin, nagsisimula pa lang kayo and everything. But I'm now locked in for 2 years dito sa channel na to. May 2 years contract ako sa kanila. So lahat ng kikitain ko dito for 2 years is kahati sila. Yun lang, be sure lang na ginagawa niyo yung part niyo. So wala namang magagawa tong pagko-complain ko. I just want to give a heads up sa mga ibang YouTuber na katulad ko. Pag-isipan nila kung sasali sila sa isang multi-channel network. Minsan, kailangan natin isipin kung paano natin susolusyunan yung problema natin. Hindi yung putak lang tayo ng putak. That's why I ended up
thinking creating another YouTube channel. And I know, susuportahan nyo ako dito sa channel na to. All my videos will be on this channel, Boss Yims. And yun lang, some days, you just need to create your own sunshine. So don't forget to please subscribe to my new channel, Boss Yims. Wala nang ma-upload na video dito sa Yims Vlog. Tandaan nyo yan. Ganun lang kasimple, guys.